Hello, mga kaibigan. Ito na naman si Mama Cherry para pag-usapan na naman natin ang tungkol sa buhay-buhay. Kasi alam mo naman si Mama Cherry, mahilig magyaw-yaw. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon tungkol dito sa isang problema. Meron tayong pag-uusapan na problema at kailangan ni Mama Cherry ang suporta ng bawat isa. Kaya sana itong video natin ngayon ay makapagbigay tayo ng kahit konting tulong. Kaya yan yung pag-uusapan natin kung ano ito. Pero syempre, bago yan, kung hindi ka pa subscribe sa channel ni Mama Cherry, huwag kalimutan i-click ang notification bell sa baba para updated ka sa lahat ng videos ni Mama Cherry. Subscribe na! Mga kaibigan, ang tanong ko, kung halimbawa kayo, meron kayong trabaho dito sa Pilipinas. May trabaho kayo or may trabaho tayo, pero alam naman natin na dito sa Pilipinas, hindi kalakihan ang sahod natin. Ang sahod natin sa Pilipinas ay talagang minimum lang. Minsan nga, hindi pa umaabot sa minimum. Kaya, ang tanong ko, kung halimbawa kayo, andito kayo sa Pilipinas na may trabaho kayo, kailangan nyo pa bang pumunta sa ibang bansa? Ah, may trabaho na tayo dito sa Pilipinas. Kailangan pa ba nating lumayo sa ating pamilya? Yan yung pag-usapan kasi natin. Dahil si Beth ay tumawag sa akin. Ito kasi si Beth, suki talaga ito ni Mama Cherry dati. Kasi diba dati si Mama Cherry ay nasa sales. Ngayon, dahil si Beth ay friend kami sa FB at saka syempre sa Messenger, nalaman niya na meron akong YouTube channel, tumawag siya sa akin sa Messenger. Ang problema niya, inopen niya sa akin. Ganito kasi siya. Si Beth ay nagtatrabaho sa isang grocery dito sa Manila. Ang tagal na niya namasukan sa isang grocery bilang isang tendera. Ang amo niya ay sobrang bait. Wala siyang masabi sa amo niya kasi sobrang bait ng amo niya. Pumasok siya sa grocery bilang isang tendera noong 2008. Galing daw siya ng Surigao. Mula noong 2008 hanggang ngayon, doon pa rin siya nagtatrabaho sa grocery sa Manila. Ang amo niya, sa tagal na niya doon sa pinapasukan niya, ay ang turing daw sa kanya parang hindi na isang tendera. Kung hindi, parang kapatid na sa tagal na niya doon sa grocery. Ang bait daw ng amo niya, wala siyang masasabi. Pumasok siya doon na isang tendera, wala siyang anak o wala siyang asawa kasi dalaga siya. Nangyari, kasi nga nasa Manila siya, nagkaroon siya ng boyfriend, in short, nabuntis siya, iniwanan siya, hindi siya pinakasalan o nabuntis siya hanggang sa nanganak siya. Nung nanganak siya, yung amo niya, akala niya, papaalisin siya sa trabaho niya. Pero, ang nangyari, sinuportahan siya ng amo niya. Hindi siya pinauwi ng probinsya, hinayaan siyang magtrabaho sa grocery kahit buntis siya hanggang nanganak siya. Nung nanganak siya, ang amo niya ang sumuporta sa pagpanganak niya. Hanggang ngayon, ang anak niya ay kasama niya doon sa trabaho niya kasi stay in siya sa trabaho niya. Ngayon, yung anak niya, kasama niya doon sa bahay na tinitirhan nila. So sabi niya, ang bait daw talaga ng amo niya, wala siyang masabi kasi sa tagal na niya doon sa amo niya, mula noong 2008 hanggang ngayon nandyan siya. Nabuntis si Beth 2015, so 6 years daw siya nagtrabaho doon sa grocery hanggang sa nabuntis siya. Pero ngayon, ang anak niya ngayon ay 6 years old na. Eto yung problema kasi yung pinsan daw niya tumawag sa kanya. Yung pinsan niya nasa ibang bansa. Kinukuha siya ng pinsan niya para kasi na yung pinsan niya nagtrabaho sa ibang bansa, nangangailangan daw ng isa pang kasama sa coffee shop. Ngayon, kinukonvince siya ng pinsan niya kasi malaki ang siyempre, diba, medyo mataas ang sahod pang nasa ibang bansa. Parang naingganyo siya na pumunta sa ibang bansa kasi para daw sana sa anak niya. Ngayon, napauo na siya doon sa pinsan niya. Sabi niya, o sige, pupunta siya. Kasi para daw sa anak niya. Ngayon, ang problema ni Beth,
naisip niya ngayon yung amo niya. Kasi sobrang bait nito sa kanya mula noon hanggang ngayon, nandyan sila mag-ina sa amo niya. Kasi kung sa iba nangyari yon, nung nabuntis pa lang siya, talagang pinauwi na siya. Pero si Beth, hindi daw siya pinauwi ng amo niya. Hanggang ngayon, na malaki na yung anak niya, nandyan pa rin siya sa grocery nagtatrabaho. Kumbaga sa ano, ang treatment daw sa kanya, hindi isang tindera, kundi parang kapatid na. Pati anak niya ay kasama niya doon sa bahay na tinitirhan kasi nga STN sila. Ngayon, ang problema ni Beth, paano niya sabihin sa amo niya na gusto niyang mag-abroad? Paano niya maiwan ang kanyang amo sa laki din ng parang utang na loob? Kasi ang tagal niya na nagtrabaho sa amo niya, hanggang nanganak siya, hanggang ngayon na 6 years old na yung anak niya, doon pa rin siya nagtatrabaho. Kaya lang, nang hinayang siya dito sa sahod na ino-offer sa kanya sa ibang bansa. So, yun ang tanong ni Beth sa akin, kung ano ang dapat niya, ano kasi na, sa ngayon, gustong-gusto niya magpunta doon sa pinsan niya kasi sayang daw yung ino-offer sa kanya. Ang problema niya, hindi niya maiwanan yung amo niya kasi sa laki nang naitulong sa kanya at saka sobrang bait nito sa kanya. Isa pa, paano yung anak niya? Kasi kasama niya yung anak niya ngayon sa trabaho niya. Tapos, kung magpunta siya sa ibang bansa, yung anak niya, kanino niya iwan? Ang plano daw niya, iuwi niya sa Surigao yung anak niya, iwanan daw niya doon sa kamag-anak niya, yung anak niya, para mag-abroad. Ang tanong niya sa akin, kung tama ba daw yung desisyon niya o yung plano niya na magpunta sa ibang bansa. So parang ang hirap, di ba? Kaya sabi ko, hindi basta-basta mag-desisyon sa ganun. Kasi unang-una, iiwanan niya yung amo niya dito sa Pilipinas. Oo, malaki nga yung offer sa kanya sa ibang bansa. Kaya lang, ang sabi ko talaga sa kanya, ito. Kaya ewan ko kung yung sinabi ko sa kanya, kung tama ba yung naisuggest ko sa kanya. Kaya ang ito talaga ang sinabi ko sa kanya, Beth, ang sabi ko talaga sa kanya, huwag mong panghinayangan yung sinasabi na malaking sahod sa ibang bansa. Kasi unang-una, dito sa Pilipinas, secured na sila mag-ina. Oo, maliit nga lang yung sahod niya. Pero, yung pagtira nila mag-ina doon sa amo niya na STN sila, wala na siyang iniintinding renta ng bahay, at saka yung amo niya sobrang bait, ang turing sa kanya parang kamag-anak na or parang kapatid na, tapos aalis siya, di ba? At saka isa pa, nung nanganak siya or nung nabubuntis siya, hindi siya pinaalis ng amo niya. Hanggang nanganak siya, hanggang ngayon, 6 years old na yung anak niya. At sabi ko sa kanya, nakalimutan mo ba na nung nanganak ka, ang nag-sponsor nung nanganak ka, yung amo mo? Sabi ko sa kanya, kung ako ang tatanungin mo, huwag kang pumunta sa ibang bansa. Huwag kang magpapadala sa pinsan mo na inooferan ka ng malaking sahod kasi hindi ka pa sigurado pagdating mo sa ibang bansa, hindi ka pa sigurado kung yung trabaho mo doon ay talagang sa coffee shop at kung ang sahod ba talaga ay yung sinasabi ng pinsan niya. Eto pa yung isa. Kung pupunta siya ng ibang bansa, yung anak niya, iiwanan niya sa probinsya, iiwanan niya sa kamag-anak niya. Diba? Parang ang hirap. Kaya sabi ko sa kanya, kung ako ang tatanungin mo, kasi nga tumawag ka sa akin, kung ako ang tatanungin mo, dyan ka na sa amo mo. Dyan ka na, huwag ka nang umalis, kasi kahit na maliit ang sahod mo, pero hindi ka na makakahanap ng amo na ang turing sa'yo ay parang kapatid. Na nandyan ka, maliit ang sahod mo, pero kasama mo araw-araw yung anak mo. Unang-una, nung panahon na namroblema siya kasi nabuntis siya, hindi siya iniwanan o hindi siya pinaalis ng amo niya, nandyan lang siya hanggang ngayon. Tapos ngayon, na may nag-offer lang sa kanya ng medyo malaking sahod sa ibang bansa, iiwanan niya, di ba? Parang unfair naman. Di ba? Sabi ko, tumawag ka sa akin, nagtanong ka sa akin, ito yung sagot ko sa'yo. Ito lang kasi ha, ang importante lang kasi talaga doon, yung tinatawag natin na utang na loob. Mahirap kasi hanapin or importante rin kasi sa atin yung magkaroon tayo ng utang na loob. Kasi yung amo niya, pinakatiwala na sa kanya yung tindahan, yung grocery, lahat binigay na. Tapos iiwanan mo ng ganun. Kaya sabi ko sa kanya, yung sa akin, kasi nga nagtanong ka sa akin, yung sa akin, isang advice lang na kung akong tatanungin, huwag ka nang pumunta ng ibang bansa, dyan ka na. Kasi ang importante, kahit maliit yung sahod niya or maliit yung sahod mo, kasama mo yung anak mo. At wala ka nang iniintindi kasi libre na sila sa bahay at saka syempre hindi ko rin naitanong kung libre ba sila sa pagkain. Kasi ang sabi lang niya, STN sila mag-ina. Siguro libre na rin sila sa pagkain. Kung halimbawa bibili ng pagkain, yung pagtira mo ng libre sa bahay, napakalaking ginawa na nun, di ba? Tapos pupunta ka ng ibang bansa, mahiwalay ka sa anak mo, hindi ka pa sigurado pagdating doon kung magugustuhan mo yung trabaho mo. At least dito sa Pilipinas, sigurado na na may sahod ka, sigurado na na secured yung tirahan yung mag-ina at kasama mo pa yung anak mo. Kaya
sabi ko, o sige, kung okay lang ba sa'yo yung sinabi mo sa akin, i-open ko din or sasabihin ko rin dito sa vlog. Para kung sino man yung makapanood nitong video na to, kailangan din natin ng konting suporta or konting tulong or konting advice kung ano ang dapat. Kasi ang sagot ko sa kanya, yun po yung sinabi ko na huwag nang siyang umalis. Diyan na lang siya sa amo niya ngayon. Kaya kung sino man yung nakapanood nitong video, sana maisulat natin dyan sa comment section kung ano yung pwede nating maisuggest tungkol doon sa plano niya kasi naguguluhan siya. Nakauuna na daw siya sa pinsan niya, o sige, pupunta siya. O sige. Kasi direct hire ang mangyayari sa kanya, parang direkta ang ano. So sabi ko sa kanya, mahirap pa rin kahit na direct hire o direct hire ka, mahirap pa din siya. Halimbawa, libre lahat ang pagbiyahe, libre lahat ang pag-process sa papel, mahirap pa din siya. Kaya sabi ko, ano pa bang hanapin mo? Andiyan na, okay na yung trabaho mo dyan, secured na kayo mag-ina. Kahit na maliit yung sahod mo, ang importante na kasama mo yung anak mo. So, etong video ni Mama Cherry ngayon, na i-share ko lang din po sa inyo. So, sana itong video natin makapagbigay tayo ng konting tip or konting advice kung ano ang gagawin niya, kung tutuloy ba siya or hindi. Kasi kung akong tatanungin or yun ang sinabi ko sa kanya na huwag ka nang umalis, dyan ka na lang. Kasi kawawa naman din yung amo niya. Sa tagal ng panahon, tingnan nyo, 6 years old na yung anak niya. Pumasok siya ng 2008. Tapos ngayon, pumasok siya, dalaga siya hanggang nanganak siya. Hanggang ngayon, 6 years old na yung anak niya. Tapos mag-decide siya na magpuntang ibang bansa para sa anak niya. Parang isang sugal ang gagawin mo. Kaya sabi ko sa kanya, kahit maliit sahod mo, dyan ka na lang, at least safe pa sila mag-ina. Kasama pa niya yung anak niya, di ba? So, sana po itong video natin ngayon makapagbigay tayo la kung sino man yung gusto mag-comment. Sulat nyo na lang po dyan sa comment section. At syempre, nasa iyo naman yung final decision kung tutuloy ka or hindi. Yung kay Mama Cherry, kunting advice lang naman po yun na sana dito ka na lang. Huwag mo nang iwanan yung amo mo at syempre, huwag ka nang humiwalay sa anak mo. Yun lang po. Kita-kita po tayo sa susunod na mga videos ni Mama Cherry. Kung hindi pa po kayo subscribe, click nyo na lang po ang notification bell all para updated tayo sa lahat ng yaw-yaw ni Mama Cherry. Dahil alam nyo naman po si Mama Cherry, mahilig makialam sa buhay-buhay. Yun lang po. Thank you po sa pagsubaybay. Kita-kita po tayo sa susunod na mga videos ni Mama Cherry. Bye-bye!